guys, it's me, Rach, and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see from the title, ay magdi-DIY tayo or gagawa tayo ng sarili nating ring light. Yes, gagawa tayo ng DIY ring light kasi napansin ko from my last video na low quality siya dahil madilim. Madilim yung pinagshootan ko or let's say, hindi sapat or hindi enough yung ilaw na nandun sa room na yon. So, that's the reason why nag-isip ako na mag-DIY ng ring light kasi nagtingin-tingin ako dun sa mga online shops na nagbebenta ng ring light. And yes, it's pricey kasi nagkakos siya ng around 3,000 to 6,000 pesos. Yung talaga yung mga ring light na may stand, yung malalaki. So, sa ngayon, ang magagawa ko para magkaroon tayo ng ring light is mag-DIY. So, itong video na to, I think, is makakatulong para din doon sa mga aspiring YouTubers at saka yung sa mga vloggers na nagsisimula pa lang na wala pang budget pang bili ng ring light. So, guys, yung mga items na ipapakita ko sa inyo later is yung mga items na mabibili lamang sa mga hardware sa malapit sa inyo or doon sa mga hardware sa makikita nyo sa malls like Handyman. So, ito yung mga items na gagamitin natin for our DIY ring light. So, for our first item sa gagawin nating DIY ring light is this circular electronic lamp at ang brand niya is Firefly. So, ito, napili ko lang to sa Handyman and it cost me 285 pesos lang. Ang sabi ni Kuya, kasi nagtanong ako kung may iba pang sizes to or kung may mas malaki pang size dito sa circular electronic lamp and sabi niya wala na daw. So, I guess okay na to. It is enough yung size niya. Kasi laki na rin naman siya nung mga nakikita ko na ring light na nabibili sa mga online shop at saka yung mga actual ring light talaga. So, yeah. So, for our next item ay bumili ako ng bulb socket o yung push-through socket extension para dun sa bulb. And ito siya. Ito siya, guys. And ito, ang brand ito is Omni. And yung pinili ko, 6 meters yung length. May mabibili kayo na 3 meters lang. So, mas mura yun. Tiningnan ko parang mga nasa 130 pesos lang. Pero ito, 6 meters yung haba, 200 pesos lang. And ito na yung pinuha ko kasi para just in case na mag-film ako dun sa mga sa room na malayo sa saksakan, at least mahaba na yung pinaka-length nung pinaka-extension natin. So, hindi na tayo mamamroblema or hindi na tayo maghahanap pa ng extension na pagsasaksakan pa ulit dito. So, yun. So, for our next item is kailangan natin mag-provide ng tripod o nung stand yung ating gagawin na DIY ring light. So, yung iba, bumibili pa ng tripod sa Shopee o kaya sa Lazada. Eh, ako kasi meron ako dito sa bahay na hindi na ginagamit na tripod. Tripod ko pa ito nung college ako. So, yan. Hindi ko na ito ginagamit. So, I think ito na lang yung gagamitin ko for the stand of my DIY ring light. Kasi, sayang naman kung bibili pa ako. Ito yung naihahaba. Para at least kamukha siya talaga nung mga ring light na nabibili sa mga shops. Yung actual na ring light. Kasi nagtingin ako sa shop at sa Lazada. May mabibili naman kayo na mga stand or tripod. And depending kasi sa size. Sa laki at sa kapal nung pinaka taan niya. So, nakita ko yung mga maliliit, yung mga parang mga tripod ng cellphone, nagkakahalaga siya ng 200 pesos to 250 pesos. So, I guess pwede na yon para bilhin, para sa stand ng DIY ring light nyo, just in case na wala kayong gagamitin na stand. So, yun. So, for our last item is this electrical tape. So, ito yung gagamitin natin para maikabit tong bulb socket dito sa ating tripod. So, mukhang okay na tayo sa mga items natin. So, let's get hop into the video! So,
So guys, kunin na natin tong bag socket natin. So may papakita lang ako sa inyo. So kung makikita nyo guys, meron siyang red and white button. So ito yung on and off niya para hindi na hassle sa inyo na tatanggal-tanggalin nyo pa siya sa socket para lang ma-off or ma-on yung ring light nyo. So kaya ito yung pinili ko para meron na kayong switch. So, kunin na natin yung tripod. Dito muna habaan yung paa niya para makita nyo kung paano natin siya ikakapit dito sa flat surface nung pinaka-tripod. Ito yung talagyanan ng camera. Tinanggal ko na tong merong screw kasi maluwag na rin naman siya. Hindi ko na rin kasi ito gagamit. Medyo matagal to guys. So, ipa-fast forward na lang natin itong pagkakabit ko nung bag socket dito sa tripod. Close up ko lang kayo dun sa nakabit na natin na bulb socket dito sa my tripod. So makikita nyo guys, iniwasan ko talaga na malagyan ng electrical tape itong white button at saka itong red button. Kasi nga hindi natin siya magagamit as on and off button kung matatapean natin siya. So yan guys, so dun na tayo sa next natin na gagawin. Guys, for the next procedure is kukunin na natin tong circular light or circular lamp para ikabit natin siya dito sa may bulb socket. So make sure lang guys na makabit nyo siya ng maayos or mahigpit nyo siyang maikakabit para at least hindi siya yung parang mag short, mamamatay matay. Excited ako makita yung kalalabasan or result nitong ginawa natin na DIY ring light. So sana successful to para at least naman kasi hindi sayang yung pinaghirapan natin. So sasaksak ko na to guys. Ready na ba kayo? In 3, 2, 1. Ayan na siya guys! Kaliwanag yung binibigay niya for the video. So, malaking matutulong nito sa akin for my next videos kasi nga, nakita niya naman kanina nung wala pang ring light madilim. So, ngayon, nasabi ko na na magiging maganda na yung quality kahit papano at saka may ring light na tayo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na on and off. So, ma-off mo siya kahit hindi mo siya tanggalin sa saksakan. See? Tapos, pwede mo ulit siya i-on. Oh, diba? Subukan nga natin siya, guys. Nag-push siya dito sa may. So, yan, guys. So, ilagay ko siya sa likuran ng camera ko na ginagamit ngayon. So, diba, laki nung naging iwanag yung video natin. So, malaki yung matutulong nito for my guys. Tingnan nyo naman, oh. Malaki yung iniba ng videos natin. Malaki yung matutulong nito, lalo na dun sa mga beauty-related videos natin, like yung mga makeup tutorials,
Kasi yun nga yung last video ko, makikita niyo naman medyo madilim, hindi nakikita yung ibang details nung video ko, and as bagong YouTuber, hindi pa naman kasi tayo makapag-invest ng mga equipment. So, sa ngayon, mag-DIY muna tayo para at least matulungan na maging high quality kahit papaano yung mga videos na. So, guys, sana nagustuhan niyo tong video na to. And if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe on my YouTube channel, Rich Galang. And please click the button beside it para ma-notify kayo whenever I post a new video. So, thank you so much for watching. See you on my next video. Goodbye! So guys, so tingnan nyo naman ang ating ring light. So di pa rin ako maka-move on, guys. Tapos na tayo mag-vlog. Pero I think pwede na to, diba? Sa mga nag-i-start pa lang mag-vlog or mag-YouTube. Tsaka sobrang mura lang nung nagastos ko dito for my DIY ring light. So gawa na rin kayo, guys. Kung wala pa kayong budget, pambili ng actual or yung mga nabibili na ring light sa mga online shops. Kung makikita nyo naman, ang laki ng iniba ng quality ng video natin, opa. So, gawa na rin kayo ng DIY.